kaya to. Diba, basic? Na kami ngayon sa Mapanuepe Lake. Lakas ng hangin. Ganda rito, ang lilim mo. Malapit na kami sa Olongga po. Wah, lalim. Di tayo pwedeng mag-overshoot dyan. Dahan-dahan lang kapag ano, pagpaliko. Olongga po na. Ulo ng gapo. Ang sa bahay. Subik na. Dito sa biyahe na to, hindi pa talaga kompleto yung mga baon na dala-dala namin. Kaya napag-isipan na bago pa kami bumiyahe na dumaan muna kami sa bayan ng Castillejos para mamili ng mga kakailanganin namin sa loob ng campsite. Dito na kami ngayon sa Pure Gold Castillejos. Bago kami lumiko ng San Marcelino, papunta ng Mapanuepe. Stopover muna kami dito para bumili ng mga gagamitin namin sa camp. Dito na lang namin naisipang bumili kasi frozen foods yun. Baka masira sa biyahe, napakainit. Eh dito, konting distance na lang, makarating na kami sa pupuntahan namin. Ganda labo. Andito na tayo sa ano, sa Govic Highway. Ito yung daan pa ano na to, papunta na ng Tulay. Nanggaling tayo sa Castillejos. Tapos pumasok tayo dito sa Govic Highway. Itong Govic Highway na to, susundan lang na natin to hanggang sa makarating tayo sa may bungad ng Mapanuepe. Ang pinin ko sa maps yung ano eh, T-Cubes na resort. Hindi ko alam kung anong ano yun, establishment. Pero based sa na-research ko, yun talaga yung pinipin para makapunta dun sa mismong yung Tulay na Bakal. Dun tayo tatawid eh. May napakaganda ng ano dito, ito namin no. Saglit na biyahe na lang siguro to. Mga around 30 minutes. Ganda oh. Napakabuhangin dito madulas. Oops. Umpisa na yung ano. Rough road. Hanggang dun lang yung simentado. Sabi ko sa'yo ano yung daan dito eh. Challenging eh. Adventure talaga eh. Although yung kalsada, yun lang. Dalawa. Saan tayo dito? Feeling ko dito eh. Kaliwa. Sana tama ako. Wag ka talaga pupunta ng umuulan dito. Mahirapan ka dito talaga. Pagkalampas ng 200 metro, lumiko pa kanan. Uy. Aso. Wag ko matakot.
Ang liit lang yan. Ang liit lang nun ang pet pa. Eh, pag pupunta talaga kayo dito, kailangan marunong kayong magtanong. Kasi hindi lahat ng oras accurate si Google Maps tsaka si Waze. Nawawala ng signal dito. Sarap! Labang ganda rito! Ganda oh! Mga farm. Ito na yung ano, tulay. Diyan tayo tatawid. Yan, yung tulay na pula. Yung bakal. Ano lang to eh, pang motor lang eh, tsaka pang tao. Sabi sa mga videos nung mga naunang pumunta rito, after mong dumaan sa tulay, doon pa lang mag-uumpisa yung ano, yung tunay na battle. Okay tayo dito, pakanan. Ang lalaki ng bato. Ah! Kaya mo yan. Kaya? Ah, ito na yung ano tulay. Ah, nakakatakot nga. Ang lalaki ng humps eh. Ganda oh. Angas. Alam ko na kung bakit nilagyan nila ng mga ganto, mga humps, mga bakal, para walang magmamabilis dito. Kasi delikado rin eh. Para mag-slow down yung mga dumadaan. Ayan na, dito na tayo sa kabilang side. Aray ko. Sabi nila dito na mag-uumpisa yung kalbaryo. Yung tunay na adventure. Let's see. Ay, oo nga. Umpisa pa lang naramdaman ko na. Lumulubog yung gulong. Ang hirap i-ano. Ang hirap i-handle. Ang hirap i-maneuver ng manubela. Ang lalim. Ah. Ah. Kayang-kaya na bito eh. Oops. Buti na lang talaga naka ano, dual sport tires. So dito guys, nabalahaw ako sa malalim na part ng buhangin. Hindi ko kasi napansin na malalim na pala yung nadaanan namin. So kapag pupunta kayo dito, doble ingat na lang tayo. Ah, success. Saan daw dito? Nabulahaw tayo dun.
Yun doon. Kuya! Mapano Epe, saan po? Diretso lang dito? Itong pababa na to kuya? Salamat, salamat. Ayun, may nagtutulak din. Ito na yung unang ilog. Unang river crossing. Mababa, ewan ko kung mababaw to. Ano? Oh, tama ba? Kaya to. Parang bahalang. Hindi siya parang bahalang. Buhangin tsaka ano eh. Ano? Puro bato. Ah, yun, dito. Dito ata, kailangan mo na ata bumaba dito. Taba ka na? Nabalahaw ako. Kaya. Basta may buwelo, kaya yan. May isa pa pala. Kaya to. Diba, basic. Hindi na siguro. Ah, kaya. Sige. Ha, dito na tayo eh. Pag dito, dito tayo sa mga flag. Ayan, may mga flag dito. Ayan, may mga flag oh. Sundan lang natin to. Ah, saan dito? Saan kaya dito? Feeling ko dito eh. Kasi dito yung maganda yung daan eh. Ito, New Zealand. Ayan, picture mo yan oh. New Zealand of Sambales Space 2. San mo gusto? Gusto ko yung sa tapat. Malapit sa ano, ilog?
Sila ang layo nila. Nakapag-setup na kami ng tent. Tapos, nakakain na rin kami. Nakapagluto na kami. Ngayon, maglilibot lang ako dito. Ito yung tent namin, oh. Ito sila yan. Nagkasikaso siya. Ito, may papakap na to. Uuwi na ata, ate. Ikot lang ako. Tapos, naubusan pala kami ng tubig. Although, meron pa naman. Pero, baka kapusin. Magtatry akong maghanap kung may nagtitinda. Tapos, libot na rin. Tignan natin yung place. Ganda rito. Kapag-bihis na rin ako. Dito ata meron. Ganda. Natutulog pala to dito. Hindi ko na masagasaan. Hindi ko nakikita. Gulat siya eh. Ah, ito may tindahan dito. Tao po. Ah, doon yung CR. Yun. Doon yung CR. May buho ko dito. Uy, bibisikan mo yan, no? Iihian mo yan, eh. Loko ka. Ano? Hmm? Ming? Yun, may tindahan pala dun. Dito, may tindahan dito. Bili tayo. Te, may tubig kayo, te? Anong tubig, sir? Po. Anong tubig po? Yung panginumin. Mineral. Ah, mineral. Malaki. Magkano, te? Isa lang ba size niyan? Aba, tingin. Ay, ganyan. Wala bang mas maliit, te? 1 liter, sir. Patingin nga, te. Ilan ba kayo, sir? Dalawa lang naman kami. Ay, kayo yung dalawang bagong dating kami, sir? Oo. Saan pumesto, sir? Doon kami sama, medyo dulo, eh. Apa. Ganto lang, sir. 1 liter. Kaso kung kukuha ka ng ganito, kumuha ka na lang ng ganon. Yun, 100. Ito, 40. At least yun, pwede nyo na rin panluto.
Ah, sige, pwede. Sige, ganun na lang. Para may panghugas din kami, no? Buhat ka na dun nung may gripo. Ay, mamili tayong tubig. Ay, hindi pantay. Ah. Buti pala nagdala akong motor. Pwede ko naman i-deliver dun, sir, pag dun. Ah, naka, itong tricycle? Ang nga, no? Pinadeliver ko na lang sana. Bye tayo. May tin... Ate, may tinda rin ba kayo, Yelo? Meron, sir. Ah, meron pala eh. Hindi pa ubos, sir. Pag ubos na, wala na. Pero mahal Yelo namin dito, sir. Magkano, te? Yung 5 pesos sa bayan. Ha? 25 dito. Ha? Ah, sabagay. Ang hirap ipasok niyan dito. Magkano yun, te? Sandaan? Sandaan po. Tapos, te, yung bayad... May babayaran ba kami na ano? Entrance fee, sir. Sa dito na rin sa inyo, te? Opo. Oh, ngayon napayaran ko na rin. 55 po per head. Paano yun, te? Kayo yung taga ano dito? Opo, taga Singil. Hmm. Bale, pag may dumating sarap, pinupuntahan ko. Paano yun, te? Kapag nagsabay-sabay sila? Kaya naman, sir. Bukas niyan, te. Madaming tao, ano? Sir, pag weekend. Magkano po sa ganito? 50, sir. Rep magnet. Chain 30, t-shirt 250, mag 150. Dasi lang rep magnet dito. Ganda. Kala ko, sir, dumiretso ko yung phase 1, kaya hindi ko na kayo sinundan kanina. Pa phase 1? Ah, doon sa may dulo? May daan pa ba dyan? Papunta ron? Doon, sir, papasok pa ganun. Ah. Pwede kayo mag-picture doon bukas kung gusto niyo. Mas maano ba doon, te? Mas malawak doon? Malawak yun, sir. Mm. Tapos, sabihin niyo, nakalagin na kayo dito sa phase 2. Ano bang ano niyo, te? Kasi silang taga-single doon. Banji, sir. Banji. Ako, mag-isa lang ako dito. Hmm. Pero dito rin ang daan noon, te, no? Oo, sir. Ayan, sir. Lalabas lang kayo dito sa daan na to. Pag ganun doon. Hmm, okay. Sige, te. Thank you. Okay. Dito nga tayo doon. Testingin naman natin yung mga lubak-lubak dito kung kaya natin. Kahit may tubig tayong dala. Ayun, ayun sir, ayan. Sana may daan dito. Ah, doon yung phase 1. Ito daw part na to, ito yung phase 1, sabi ni ate. Itong napuntahan namin ngayon dito, ito yung phase 2. Tapos siya lang yung nagtitingin dito. Siya lang yung taong tagapagbantay, taga-singil, taga-accommodate ng mga bagong dating. Ang tindahan niya, dyan siya nakapesto. Tapos dito daw sa phase 1, ito yung mas pinakamalawak. Bukas try namin puntahan. Yan, dito daw yung phase 1. Hindi mo rin kasi ma-identify kung bago ka dito, first time mo, tapos katulad namin na solo ride lang kami, mahirapan kang ma-identify in the first place. Kasi syempre, hindi po pa naman alam. Pero, once na nakapag-settle ka na, maano mo naman, malalaman mo rin. Pwede ka rin namang gumala eh. Pwede ka mag-explore. Ayun o, doon. Doon banda. Ito yung pwesto namin. Ah, dito na pa. Ano ang mga bagong dating dito? Okay din dito, tahimik lang. Kunti lang yung nasa space namin. Nasa harap kami ng lake. Ayun o. Kunti lang yung tao dito, hindi masyadong maingay, hindi masyadong crowded. Doon kasi sa phase na yun,
doon yung malawak, doon yung mas maraming tao. Kasi doon yung mas nagpupuntahan yung mga bagong dating. Yan. Ang araw pa lang ngayon, Friday ngayon. Kaya hindi naman ganun kadami yung mga tao. Kasi weekdays pa lang. Starting tomorrow yun, Sabado. Sabi ni ate, magdadagsaan daw yung mga tao dito bukas. Nam, mga campers. Sarap mag-relax dito. Ang daming galabaw. Oh.